Holy Spirit, we welcome you this morning. Fill us, Lord, with your power, with your love, with your grace. Holy Spirit, our comfort, our shelter, our refuge. We humbly ask that we encounter you this morning. Hallelujah, we worship you. Lord, your sovereignty over our lives.
thank you, we worship you, and we honor you. And all these we pray in your name alone. Amen. Magandang umaga po mga minamahal. Ako pala si Brother Jazer. Ako yung miyembro ng RCMI San Jose del Monte at sa mga hindi po nakakaalam, anak po ako ng yumao nating pastor, si Pastor Noel. At ito po ang unang pagkakataon na gagawin ko po ito at isa po itong karangalan para sa akin. Bago po tayo magsimula sa ating pagbubulay-bulayan, hayaan ninyo po muna ako manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito, sa panibagong pagkakataon, Panginoon, na kami ay nabuhay, Panginoon, panibagong araw, Panginoon, upang mapasalamatan ka namin, upang maramdaman namin ang iyong pag-ibig, upang lalo namin makita at maranasan ang pagkilos mo sa aming mga buhay. Sa umaga pong ito, muli mo kaming bigyan ng karunungan, buksan ang aming mga puso at isipan, Panginoon, na tanggapin ang iyong mensahe para sa amin. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Ang tema po natin sa buwan ng Pebrero tuwing Sabado ay patungkol pa rin sa expansion and increase. At sa umaga pong ito, ang ating pag-uusapan o pag-aaralan ay patungkol sa obedience na matatagpuan natin sa Deuteronomy 28. Ano pong kahalagahan ng pagsunod para sa expansion and increase? Samahan po ninyo ako sa ating pag-aaralan doon sa teksto natin sa umagang ito. At bago natin himay-himayin yung teksto, bigyan natin ng maikling pagsisiyasat yung Deuteronomy 28. Ang chapter na ito ay nahati sa dalawa. Una ay patungkol sa mga blessings o pagpapala sa mga Israelita kung sila ay tapat sa tipan nila o covenant sa Panginoon. At pangalawa naman ay patungkol sa curses o sumpa kung ipagpapatuloy at uulit-ulitin nila yung pagrebelde sa Kanya. Sa latter part naman ng chapter 27, bago yung chapter 28, tinalakay din ni Moises ang patungkol sa curses. Ang mga Israelita dito sa panahon na ito, they're on their journey papasok doon sa Promised Land. Ang pakay ni Moises ay maikintal o maiukit sa isipan ng mga Israelita yung kabigatan o mga parusa sa disobedience o hindi pagsunod. Inilatag din niya yung mga consequences ng mga ganong gawin nila. Sa makabilang banda, sa panimula ng chapter 28, dito naman hinayag ni Moises yung patungkol sa mga pagpapala ng pagsunod naman sa Panginoon. At dahil sa covenant o pakikipagtipan nila sa Diyos, sila inaasahan talaga na sumunod palagi, na may karampatan namang pangako ng pagpapala mula sa Kanya, sa Panginoon. Ito inahiyag sa mga Israelita noon. Pero paano ba natin mapanghahawakan yung mga salitang ito? Gayong ang intensyon ni Moises na nung sinabi niya ito ay para sa kanila. Meron po dalawang malaking pagkakaparehas. Una po, parehas tayo ng Diyos na sinasamba. Naiisa yung pinanggagalingan ng mga pagpapalang nabanggit doon sa teksto, sa babasahin po natin. At isang Diyos na makapangyarihan na kayang bumago ng sitwasyon kasi nga wala pong imposible sa Kanya. At pangalawa po, gaya ng mga Israelita, ay meron po tayo nito o ginagawa na natin ito. Kaya hindi po imposibleng pagpalain din tayo ng Panginoon nang naayon sa Kanyang kalooban. Sa pagbuo ko po ng buod ng teksto natin, pwede po nating hatiin din sa dalawang punto. Ang una po ay yung condition for the blessings o yung kondisyon ng pagpapala. At pangalawa po ay yung compass of blessings o yung kinasasaklawan naman ng pagpapala. So simulan po natin sa unang punto, yung condition, diba? Sa kondisyon sa pagpapala. Sa English po, sa verse 1 and 2, "If you fully obey the Lord your God and carefully follow all of His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations of the earth. All these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God." Sa Tagalog naman po, babasahin ko din. Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at
tuto pa rin ang kanyang mga utos. Gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Mapapa sa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh. Dito po napakalino ng mensahe. Ang kondisyon po ng pagpapala ay obedience o pagsunod. Ito yung prerequisite o unang o pangunang kailangan. Sa college, para makuha mo yung susunod na subject, let's say calculus, most likely ang prerequisite nito na dapat mo munang maipasa ay algebra, pati na rin siguro trigonometry. Sa trabaho, bago ka magsimula, pagkatanggap sa'yo o pagkatanggap mo ng job offer, may mga prerequisite like medical clearance, COE, mga proof of identification at kung ano-ano pa. Dito ang unang prerequisite o pangunang kailangan para makuha yung mga pagpapala na galing sa Diyos ay pagsunod. Ilang beses po binanggit o binigyan ng diin ang pagsunod. In fact, inulit po ito sa verse 9. The Lord God will establish you as holy people as He promised you on oath. If you keep the commands of the Lord your God and walk in obedience to Him. O sa Tagalog po, ayon sa ipinangako ng Panginoon ng inyong Diyos, gagawin niya kayo na pinili niyang mamamayan kung susundin ninyo ang kanyang mga utos at mamumuhay ng ayon sa kanyang kapamaraanan. At binigyan pa ulit ito ng diin sa verses 13-14. So para po maganap ang ipinapanalangin o hinahangad nating expansion and increase, definitely may path patungo doon, may mga dapat gawin para mangyari yon, at may plano dapat na maisakatuparan. At syempre, kung may plano, dapat kailangan nating sundin yon, may pagsunod doon. So obedience is an essential part of the Christian faith. Remember, when we say faith, it's complete trust or confidence in someone or something. So kung naniniwala at nagtitiwala tayo sa Diyos, ganun din dapat tayo sa mga salita at mga ipinapagawa niya sa atin. Yung susunod na point po is yung promise o yung pangakong kinapapalooban. Madalas ang isang tao, huwag na tayo lumayo, sa karamihan ng Kristiyano po, gusto laging panghawakan yung mga pangako ng Panginoon, pero kinakalimutan yung kondisyon. Ano po ulit yung kondisyon? Kung susundin lamang ninyo si Yahweh na inyong Diyos at tutuparin ang kanyang mga utos. Balikan natin yung kasunod nun. Sa Tagalog po, gagawin niya kayong pinakadakila sa lahat sa mga bansa sa balat ng lupa. Dito natin makikita yung pangako ng pagsulong ng kalagayan o promote. Gaya ng pangako niya sa mga isalita at ginawang tanyag at dakila ang kanilang lahi. In-elevate, naisulong yung lagayan nila, yung kalagayan bilang isang bansa na higit pa sa lahat ng mga bansa. Ngayon din naman sa atin, dahil tayo ay isinilang na Pilipino, hindi lamang tayo basta mga Kristiyano, pero tayo ay mga Kristiyanong Pilipino. Malaking bahagi ng ating populasyon ang hindi pa nakakakilala sa Diyos. Aminin po natin 'yon. Maraming kasama doon sa bilang ay miyembro marahil ng iyong pamilya, mga mahal sa buhay, mga kaibigan, kaklase, katrabaho, mga malalapit sa iyong puso. Kapatid, kilos-kilos din. If we aim for expansion and increase, obedience is one of the keys. Isa pang pangako ay ang pagkuha ng kalahatan o procure. Sa verse 2, mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito. Ang ganda ng pangako na ito na nagpapakita at nagpapatunay na may expansion and increase. Diba? Kung dati, limitado lang ang meron ang isang tao base sa swerte at abilidad niya. Pero dito, para sa Kristiyano, ay di natin kaya at pwedeng limitahin yung mga kayang ibigay ng Diyos sa atin. Kung tutuusin po, sinabi sa teksto na mapapasa inyo ang lahat ng mga pagpapalang ito. Hindi po iilan o bahagya lamang, pero lahat. At hindi rin po sinabi na mapapasa may kakayanan lamang o sa mga matatalino o sa mga gwapong katulad ko. Diba? Pero mapapasa inyo. At sino po yung inyo?
yung mga sumusunod po. Opo, babalik po ulit tayo sa obedience, sa topic natin. Ano-ano po ba yung mga sinabi na lahat ng mga pagpapalang ito? Yun naman ay mababasa natin sa mga kasunod pa, sa ikalawang bahagi o ikalawang punto po. Pero bago tayo pumunta doon sa ikalawang punto, meron uling ginawang pag-uulit ng condition of persistence. Sabi sa verse 2, kung susundin ninyo ang Diyos ninyong si Yahweh, diba? Kasi may sinabi doon kanina, yung about doon sa mapapasa inyo yung pagpapalang ito. Diba? Tapos nagkaroon ulit, inulit-ulit, kung susundin ninyo ang Diyos ninyo si Yahweh. Inulit muli yung kondisyon, which is yung pagsunod. Pag makailang ulit pong binabanggit ang isa o ilang salita sa loob ng ilang teksto o pangungusap, ay talagang gusto itong bigyan ng diin o importansya nung nagsabi o nagsulat. Kaya muli po, napaka-importante sa Kristiyano ang obedience o pagsunod. Amen po ba? Sa ikalawang bahagi o punto naman ay may kita natin yung compass of blessings or its orbit o yung sa Tagalog yung kinasasaklawan ng pagpapala o pinagsasakupan nito. Yung mga comprehensive spheres kung saan papalibot ang pagpapala ng Diyos sa areas ng buhay natin. So yung unang saklaw po nito ay ang provision or provision. Sa verse 3, pagpalain niya kayo sa inyong mga bayan at sa inyong mga bukid. Verse 4, pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani sa inyong lupain at maraming alagang hayop. Verse 5, pagpapalain niya ang imbakan ng iyong inaning butil at mga pagkaing nagmumula roon. Dito po mababasa natin yung provision ng Diyos kung saan pagpapalain tayo una sa kung saan tayo nakatira o kung nasaan ka man. Gaya ng pangako sa mga Israelita. Pansinin niyo po, doon sa journey nila mula sa Ehipto hanggang sa makarating sila sa lupang pangako ay hindi tumigil yung provision ng Diyos sa kanila. Kaya kapatid, kung nasaan ka man, sa probinsya, sa syudad, sa ibang bansa, pagpapalain ka ng Diyos. Amen po ba? Pangalawa, kung ano ang iyong bunga, sabi, or what we produce, pagpapalain nila tayo ng maraming anak. At gayon din naman, pagpapalain yung mga buhay nila. Panghawakan po natin yun, di ba? Hindi lingid sa kalaman ng marami na may mga taong hindi magkaroon ng anak o piniling hindi magkaroon ng anak o pamilya. Pero gayon pa man, sila pa rin ay pagpapalain ng Diyos. Kumbaga, ito ay para doon yung sinabi doon sa mga nagdesisyon at may kakayanang bumuong pamilya at magtaguyod ng mga anak. Kapag ganoon ang sitwasyon mo, pagpapalain ka ng Panginoon. Papalain tayo ng Panginoon. Sumunod ay yung crops or masaganang ari. Bilang karamihan sa kanila noon ay mga magasaka o mangingisda, ganoon na lang kaimportante din sa kanila ang pagkakaroon ng magandang ani na kanila ay kinabubuhay. Pero hindi lang magandang ani. Ang sabi doon, masagana. Diba? It also speaks of increase and expansion. Masagana. Sumunod doon ay yung livestock o mga alagang hayop. Pati rin po pala yung kakainin sa araw-araw, gaya ng pagpapalain niya yung mga imbakan, pati rin yung mga pagkaing magmumula roon. So saklaw pa rin ng pagpapala ng Diyos yung provision niya para sa mga sumusunod sa Kanya. Pangalawa po ay yung protection o yung protection. Dito po kukunin yung sa English. Kukunin ko po yung sa English NLT version po. NLT, New Living Translation. Ang sabi po doon sa verses 6 to 7, wherever you go and whatever you do, you will be blessed. The Lord will conquer your enemies when they attack you. They will attack you from one direction, but they will scatter from you in seven. Andun yung seguridad at proteksyon na kahit saan man tayo magpunta at kahit ano pa man ang gawin natin, ay pagpapalain tayo ng Diyos. Lalo't kung ito ay nakaayon sa kalooban niya at siya'y ating sinusunod, of course. Given na yun, andun yung proteksyon ng Diyos sa na magagapi natin yung ating mga kaaway sa tulong niya. At andun din yung pagtatangka nila. Talagang tatangkain nila na sirain tayo, tatangkain nila na awayin tayo, tatangkain nila na
na agawan tayo kasi ganoon naman ang gawa ng kalaban, 'di ba? Pero hindi sila mananalo. Pangatlo, doon sa saklaw ng pagpapala ay prosperity o pananagana. Pag sinabi natin kasaganahan at naging topic, actually naging topic natin ito last Sunday, 'di ba, ng linggo, God's path to prosperity. Saklaw po iyan ng pangakong pagpapala ng Diyos sa atin. At syempre po, may kinalaman po ulit yan sa expansion and increase dahil kaakibat ng paglawak at pagdami ay kasaganahan sa maraming aspeto. Sabi po sa verses 11 and 12, pasasaganain niya kayo sa lahat ng bagay pagdating ninyong sa lupaing ibabaha ay bibigay niya sa inyo. Pararamihin din niya ang inyong mga anak, ang mga hayop, at pasasaganain ang ani ng inyong bukirin. Verse 12, bubuksan niya ang langit upang ibuhos sa inyo ang ulan na sa kapanahunan. Pagpapalain nga niya kayo sa lahat ng inyong gagawin. Dahil dito hindi kayo mangungutang, sa halip kayo pa ang magpapautang sa ibang bansa. Maganda rin yung sa English sa verse 11. The Lord will grant you abundant prosperity. Hindi lang basta prosperity, abundant po. Abundant pa, di ba? Hindi po ito yung talk show host na abunda. Abunda po yun, ha? Pero abundant. Diba? Abundant. Ibig sabihin, masagana talaga. Pasasaganahin, pararamihin. Ibang klase po, no? Expansion and increase. Hindi na ito kailangan pa ng mahabang paliwanag kasi napakalino po nung binasa natin. Diba? Yung mensahe para sa atin. So, muli po. If we aim for expansion and increase, obedience is one of the keys. Amen po ba? So tayo po ay darako na sa ating panalangin. May 4 P's po tayo na ipapanalangin. Una po, personal, pamilya, panambahan, at Pilipinas. So 4 po. Ang 4 P's po na to ay may mga dapat tayo na ipanalangin kasi sila ay may mga pangangailangan at may pagkilos na kalakip din tayong dapat gawin para maganap, 'di ba? Yung kalooban ng Diyos. Una po sa personal. Ipanalangin po natin ang bawat isa, ang mga sarili po natin na magkaroon ng mas malalim na personal na pagkilala at relasyon sa Diyos. Kasama na rin po dito ang kalusugan. Yung mga personal mong naisin at hangarin, ito man ay may kinalaman sa career, sa love life, o sa pinili mong tinatahak o tatahakin pa. Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa umagang ito, sa pagkakataon na kami makalapit sa iyo. Panginoon, marami po kaming nais na ilapit sa iyo. Panginoon, nais naming mga ipanalangin, Panginoon. Una po dito, Panginoon, ay yung mga personal po naming mga buhay, Panginoon. Nais po namin, Panginoon, na kami ay magkaroon ng mas malalim na relasyon sa inyo. Kaya po, samahan niyo kami, Panginoon, sa araw-araw. Samahan niyo po kami, O Diyos, na mas lalo ka pa naming makilala, Panginoon, sa malalim na kapamaraanan, O Diyos, na kung saan kaya namin lumapit, Panginoon, nang walang takot, nang walang hesitation, Panginoon, gaya ng isang anak sa isang ama, Panginoon, na kayang lumapit anytime, O Diyos. Panginoon, patuloy mo kami laging linisin sa aming mga kasalanan, Panginoon. Kami po ngayon ay humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki, O Diyos. Palagi mo kaming, Lord God, siyasatit at linisin, Panginoon, upang sa harap mo, Panginoon, kami ay maging malinis, O Diyos, at patuloy, Lord God, na maging kalugod-lugod sa harapan mo, O Diyos. Panginoon, maraming salamat po, Panginoon, dahil sa bawat araw, Panginoon, ay patuloy mo kaming binibigyan ng kalusugan, magandang kalusugan, Panginoon, sa physical man ito, sa mental at spiritual, Panginoon. Bigyan mo, Lord God, kami ng kalakasan. Patuloy mo kaming palakasin, patatagin, Panginoon, na kahit ano pa man, O Diyos, ang aming mga harapin na sitwasyon, na mga problema, Panginoon, ay mananatili kaming nakatayo, Panginoon, sa sandigan mo, Panginoon. Nakatayo kami, Panginoon, sa iyong salita. Pinanghahawakan namin ang bawat pangako mo sa amin, O Diyos. Kaya kami, Panginoon, ay magiging matagumpay sa lahat ng aming gagawin at aming lalakarin, Panginoon. Panginoon, patuloy mong palakasin, Panginoon, yung hangarin namin, Panginoon, yung naisin namin
na Lord God na Panginoon, maihayag namin Panginoon ang iyong kadakilaan Panginoon sa aming buhay Panginoon. Kami Panginoon ay bukas na Biblia Panginoon para sa mga hindi nakakakilala sa iyo Panginoon. Kumbaga Panginoon o Diyos, kami yung basehan ng Biblia sa kanila Panginoon, yung buhay namin. Kaya Panginoon, bilang mga ambassadors mo Panginoon, bilang mga sumusunod sa iyo o Diyos, ay makita ng ibang tao ang paghiros mo sa aming mga buhay para Panginoon kami ay maging ehemplo Panginoon at maging Panginoon na maging daluyan ng iyong pagpapala at ito'y maranasan din ng ibang tao. At maging yun Panginoon yung inspirasyon para sa kanila na gustuhin nila na lumapit sa iyo Diyos. Sa aming mga personal na buhay Panginoon, sa careers po namin, sa love life po namin, o sa kung ano man yung mga pinili naming tahakin Panginoon at tatahakin pa Panginoon, samahan mo kami Panginoon. Bigyan kami ng karunungan na magdesisyon Panginoon na naayon Panginoon sa iyong kalooban. Ito pong aming samat na langin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Yung pangalawa po ay panalangin naman natin ang ating mga pamilya. Proteksyon at magandang kalusugan sa bawat isa. Of course, meron tayong mga siguro sa miyembro ng pamilya niyo, may mga babies or mga senior citizen, 'di ba? So, kailangan talaga ng magandang kalusugan at proteksyon sa kanila. Pang-araw-araw na pagkain, pangangailangan ng mga nag-aaral, mga estudyante, at para na rin sa mga nagtatrabaho. Magkaroon ng maayos na samahan at may malakas na pananampalataya sa Diyos ang bawat isa bilang isang pamilya. Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po muli sa pagkakataon at sa pangalawang panalangin po namin ay inilalapit namin ang aming mga pamilya o Diyos. Panginoon, patuloy Lord God na bigyan niyo ng proteksyon at magandang kalusugan ang bawat isa Panginoon. Mula Panginoon sa pinakamatanda hanggang sa pinakabatang miyembro ng aming pamilya o Diyos. Patuloy mo kami Lord God na punuin ang aming mga sisidlan Panginoon at patuloy Lord God na kami magkaroon ng mga makakain Panginoon sa pang-araw-araw Panginoon. Bigyan mo kami Lord God, sa iyo po namin inilapit Lord God ang aming mga pangangailangan sa araw-araw Panginoon. Ito po man ay maging sa pangangailangan ng mga nag-aaral namin Panginoon sa kanilang mga assignments, sa mga projects, sa kanilang mga baon Panginoon, allowances Panginoon. Maging Panginoon sa mga nagtatrabaho, sa mga nagtatravel Panginoon, or even if they are working from home Panginoon, ay katagpuin mo Lord God ang kanilang mga pangangailangan Panginoon. Lord God, bigyan sila ng karunungan na magkaroon ng mga magagandang grades Panginoon sa kanilang mga subjects Panginoon, at maging sa mga nagtatrabaho ay magkaroon ng magandang performance at favor Panginoon sa mga employers Panginoon. Kung meron man sila mga negosyo Panginoon, ay pagpalain mong gawa ng kanilang mga kamay Panginoon, at mas lalo itong mag-boom at mas lalo Lord itong pagpalain Panginoon, at makita sa mga negosyo nila Panginoon ang pagkilos mo, kaya ito lumalago Panginoon. Maraming salamat o Diyos, dahil alam namin na kayo po Panginoon ang nagbubuklod sa aming mga pamilya Panginoon. Panginoon, patuloy Lord God na samahan mo kami Lord God as a family Panginoon. We will serve you Panginoon. We will serve the Lord. We will serve you O God, na hindi namin kalimutan na hindi lang isa Panginoon, hindi lang dalawa, pero panalangin po namin na Diyos na bawat isang miyembro ng aming pamilya ay hindi lang basta Lord God nagsisimba, pero merong malalim na relasyon sa iyo Panginoon, at bawat isa po sa amin ay meron ding malalim na relasyon sa bawat isa Panginoon. Patatagin mo kami Lord God, at pas lalong pagbuklo din Panginoon ng iyong pag-ibig Panginoon. Maraming salamat po Lord God sa pag-ibig na ipinaparanas mo sa aming mga pamilya Panginoon. Ito pong aming samat na langin, in Jesus name we pray, amen. Pangatlo po nating panalangin ay ating panambahan, ang ating church. Patuloy po nating panalangin yung ministeryo ng RCMI, magmula po sa ating main church sa Cubao, maging gayon sa mga outreaches at satellites, kagaya po ng Macau, Marikina, Halahala, San Jose del Monte, Antique, Santa Ana, Las Marinas, pati GMA Cavite, at kung meron pa po mga iba na i-build up pa, 'di ba? May mga i-raise pa. Naniniwala po tayo na hindi lamang po magiging limitado sa mga nabanggit, kundi marami pong i-raise na leaders na mag-stand up at
patuloy Lord na patuloy na talagang gagamitin para mag-expand and increase sa bawat areas na po pwede nating magtaniman, 'di ba, ng RCMI o ng ating gawain. Napalakasin ng bawat miyembro, pati na rin of course yung mga pastor, lalo yung mga pastor na nag-lead at nag-aalaga sa kawan niya. Nasa taong 2023, sa taong ito, ay talagang maranasan natin lalo yung not just the strength in numbers, pero yung quality ng bawat miyembro ay genuine na mananampalataya, na talagang naglilingkod at may tunay na pagsamba at relasyon sa Diyos, diba? Sige po, samahan niyo po ako manalangin. Panginoon, maraming salamat po Panginoon sa RCMI, Panginoon, sa aming church, aming panambahan, Panginoon. Dahil ito po ay ginagamit mo, Panginoon, na instrumento, Panginoon, itong church, Panginoon, we as your body, Panginoon, kaming mga miyembro, kaming mga Kristiyano, Panginoon, na sama-samang sumasamba under the RCMI banner, Panginoon, ay patuloy mo, Lord God, na pinagpapala, Panginoon, ang ministeryo mo dito sa RCMI, Panginoon, maging sa main church namin sa Cubao, Panginoon, at sa mga outreaches and satellites, Panginoon, sa Macau, Panginoon, Marikina, Halahala, San Jose del Monte, Antique, Santa Ana, Dasmariñas, GMA Cavite, at sa mga lugar pa, Panginoon, na mag-build up ka at mag-raise ka ng mga future leaders and pastors, Panginoon. Patuloy mo, Lord God, na pagpalain ng bawat ministeryo at bawat mga activities, Panginoon, mga services, Panginoon, and Panginoon, patuloy mo, Lord God, na palakasin ang bawat miyembro sa bawat satellite, sa bawat areas, Panginoon, na kung saan ginagamit mo ang mga pastor namin, Panginoon, na nag-lead, Panginoon, at nag-aalaga, Panginoon, sa iyong kawan, sa iyong mga miyembro, Panginoon, sa iyong mga tupa, O Diyos. We also pray, Lord God, that this year, 2023, ay makita po namin talaga at lalong maranasan, Panginoon, hindi lang basta sa dami, Panginoon, ng mga miyembro, not the strength in numbers, but also with the quality, Panginoon, na kung saan yung bawat miyembro ay makakitaan ng kalidad, Panginoon, ng tunay na mananampalataya, na kung saan ang bawat isa ay may tunay na pagkilala sa iyo, Panginoon, at merong malalim na relasyon sa iyo, O Diyos. Panginoon, patuloy mo, Lord God, na pagpalain ng mga tapat na naglilingkod sa iyo, Panginoon, mga volunteers, mga servants mo, Diyos, na hindi alintana, Panginoon, kung ano man ang kanilang mga sitwasyon, pero patuloy, Lord God, na sumasamba sa iyo at, Panginoon, patuloy na ipinagpapatuloy ang paglilingkod, Panginoon, sa bawat sitwasyon, Panginoon. Lord, we ask and pray this to you, in Jesus' name we pray. Amen. At panghuli po, panalangin po natin yung bansang Pilipinas. Muli, hindi lang tayo mga Kristiyano, basta Kristiyano, pero tayo ay Kristiyanong Pilipino. Diba? Dito tayo pinanganak, dito na tayo lumaki. Iba siguro na-raise sa ibang bansa or galing sa ibang bansa na dito lumaki sa Pilipinas. Pero bilang mga Pilipino ay may responsibilidad po tayo sa ating inang bayan. Panalangin po natin yung kapayapaan sa angmang parte ng bansa. Let's also pray for the government leaders para sa ating isang tapat, diba, na gobyerno o pamamahala. Mula sa pinakamalaki hanggang sa pinakamaliit na pamamahala, diba po? Mula sa presidente hanggang sa mga barangay leaders or any government leaders na maglilingkod po. Sige po, tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po, Lord God, sa aming bansang Pilipinas, O Diyos. Patuloy, Lord God, namin inalapit ang bansang ito dahil dito po kami, Lord God, lumaki, Panginoon. Ito po ang aming lahi, ito po ang aming dugo. Gaya na kung paano mo pinagpapala yung mga Israelita noon, ay ganun din po, Panginoon, ang aming panalangin na pagpalain mo, Panginoon, ang aming bansa, Panginoon. Pagpalain mo, Lord God, ang mga nakatira dito kami, Lord God. We also pray, Lord God, na patuloy mo, Lord God, na pasaganahin ang aming ekonomiya, Panginoon. Patuloy, Lord God, na kumilos ka, Lord God, sa bawat Pilipino na hindi lang basta, O Diyos, na basta, Lord God, na sila'y nabubuhay sa araw-araw. Pero, Panginoon, kumilos ka, Panginoon, sa bawat mga Kristiyano. Kami, Lord God, yung maging instrumento mo para maihayag namin, Panginoon, sa bawat dako o bawat sulok ng Pilipinas
ang iyong salita, Panginoon, ang iyong magandang mensahe, Panginoon, para sa bawat isa, O Diyos. Panginoon, panalangin po namin na ang bawat isang Pilipino, Panginoon, ay magkaroon ng puso, Panginoon, na gustong ipagtanggol, Panginoon, na gusto, Lord God, na maging isang responsableng Pilipino sa bawat aspeto ng kanilang buhay, na talagang mapangalagaan ang aming bansa, Panginoon, na maitaguyod, Panginoon, yung isang Pilipinas, Panginoon, na isang bansa, Panginoon, na naglilingkod sa iyo, na nakakilala sa iyo, O Diyos. Pinapanalangin po namin ang kapayapaan sa bawat parte ng aming bansa, Panginoon. May mga kaguluhan, Panginoon, mga hindi pagkakasundo, Panginoon, mga hindi pagkakaisa, Panginoon, sa iba't ibang parte, Panginoon. Ay patuloy, Lord God, na bigyan kami, Lord God, ng kapayapaan sa bawat parte nga ng aming bansa, Panginoon. At maiwasan ang anumang gulo, Panginoon, na pwedeng dumanas ang dugo, Panginoon, at mga disputes, Panginoon, or anything na magkukos ng hindi maganda sa aming bansa. Pinapanalangin po namin, Panginoon, ang aming mga government leaders, Panginoon, mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamaba, Panginoon, mula sa aming Pangulo, Panginoon, sa kanyang mga cabinet members, sa bisa niya, Panginoon, sa mga senador, Panginoon, sa mga congressman, Panginoon, sa aming mga municipal mayors and governors, Panginoon, up until, Panginoon, sa aming mga barangay leaders, Panginoon. We all pray, Panginoon, na bigyan mo sila ng karunungan, Panginoon, pusong nais maglingkod, hindi para unahin ang kanilang mga sariling hangarin, Panginoon, pero unahin ang kapakanan ng aming mga ng aming bansa, Panginoon, at ng kanilang mga constituents o kanilang mga nasasakupan. Panginoon, patuloy mo, Lord God, na samahan sila, Lord God, at tulungan, Lord God, sa kanilang mga responsibilidad, sa kanilang mga naatang na dapat na gawin nila na ayon sa saligang batas, na talagang patuloy na maglingkod bilang mga lingkod bayan at pangunahan ang bawat kanilang mga kinasasakupan na maging maayos, Panginoon, at maging maganda, Panginoon, ang katutunguhan ng bawat lugar namin, Panginoon, ang bansang ito, Panginoon. We ask and pray you this, Lord, in Jesus' name we pray. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Naging maikliman siguro yung session ko. Ako'y humihingi na paumanhin dahil sa ito'y unang pagkakataon ko. Pero sana po ay may natutunan tayo sa umagang ito. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at sa pagsubaybay. At muli po namin kayong aasahan na makakasama namin sa mga susunod pa. Muli po, magandang umaga po, mga minamahal.